Hi! Kinukuto ba yung alaga mo? Tulad nito? Ito? Or ito? If yes, you are in the right place at the right time because today, pag-uusapan natin, paano natin masosolve yan? Ready ka na? If you are, let's go! Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. My name is Ferdinand Webb. Long time no see to each and every one of you. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, kindly press the subscribe button below and ring mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa channel ko. Anyways, today, napakahalaga ng pag-uusapan natin because if you are a fur parent, for sure, may experience mo na magkaroon ng mga kuto ang iyong alaga. Pero today, pag-uusapan natin, paano matanggal yung mga yan in a very simple way. Okay, so ready ka na? If you are, tandaan mo yung babanggitin ko sa iyong solution. Okay. Pero bago yan, just a disclaimer lang po. Hindi po ako vet. But what I'm going to share to each and every one of you there is my own experience sa pag-aalaga po ng mga aso ko dito. So kapag na-experience po natin na kinukuto yung aso natin, kasi based on my experience, kapag nagkaroon sila ng mga ticks and fleas, nako, bigla po yan dadami. Bigla silang sasabog kapag hindi mo naagapan, biglang basta, madami sila. Bigla silang madami at hindi mo lang yan matatanggal ng basta bunot-bunot lang. So, mas maganda, let's protect our dog kasi may mga sakit din na nakukuha sa ganyan mga kuto-kuto. So, to prevent that, I will show you what I'm using to my dogs. Ready ka na? Ayan, mukhang ready na po ang lahat. So, isushow ko na sa inyo. Ito yung ginagamit ko sa kanila for a long time and I found it very effective. So, pakita ako na po. Ito siya. Kaya tawag siyang Next Guard. Ayan. Ayan, Next Guard. Itong Next Guard na to is napaka-effective. So, paano to ginagamit? Ano bang itsura nito? Okay, papakita ko sa inyo maya-maya yung itsura niya. Pero, ngayon na lang. Ito yung itsura niya. Nasa loob niyan, ito. Okay, ito yan, ha? Mukha siyang Nor Cubes, pero hindi yan Nor Cubes. Okay? So, ayan, Next Guard. Okay? So, ayan, itong Next Guard, napaka-effective nito. Ang maganda dyan sa Next Guard is napaka-handy niya. Why? Kasi chewable siya. Right? Chewable siya, maliit lang. Hindi siya yung in liquid form na baka matapon, baka iisipin mo pa kung paano dadalhin, nakabote, baka mabasag. Itong Next Guard is ang liit lang, bulsa mo, solid pa siya, so wala ka gaanong aalalahanin. Tama? So, next. Yung Next Guard, ang maganda dito, ang flavor nito is beef. Okay? So, chewable siya. Hindi siya katulad ng mga gamot-gamot kasi na-experience kong magpurga ng aso na tablet form na syempre lasang gamot. Need mo pang isubo, minsan need mo pang pilitin, minsan didudura pa yan. In which sa Next Guard, anyways, hindi ko siya pinopro. hindi ito paid promotion ng Next Guard, no? Pero I'm just saying is, magandang gamitin to. And kasi chewable na, beef flavor pa. So, ba't ko dinidiin na beef flavor siya? Kasi, pagka ordinaryong gamot yan, pero sinabi ko kanina, dinudura nila. But ito, since beef flavor siya, no need mo nang pilitin. Bigay mo lang. Talagang kakainin nila. Bigay mo lang, abot mo lang, kakainin na ng dogs mo. So, walang kahirap-hirap. Swabing-swabe. At the same time, 1 month na ang effect. So, mawawala yung mga ticks and fleas niya ng ganun lang kadali. But wait, okay?
baka mamaya masyado kayo natuwa sa NexGuard na, oh wow, ang bilis gamitin, ang saya-sayang gamitin, eh biglan yung gamitin sa buntis yung aso or pregnant yung aso as of the moment or nagpapadede yung aso as of the moment. Well, sasabihin ko na sa inyo, ito ay hindi pa na-test kung okay sa breastfeeding na dog or even sa buntis na dog. So, I recommend na huwag nyo muna siyang gamitin kung buntis ang aso nyo or nagpapadede. Para sure tayo na walang mangyayaring hindi maganda. Okay? But again, NexGuard is very effective. Kapag ginamit mo to, wala kang pagsisisi kasi yung mga kuto-kuto nila, yung mga ticks and fleas nila ay talagang mamatay kasi ang effect nito, isahalo siya sa bloodstream in which yung blood naman ang tinitake ng mga fleas sa kanilang katawan. So talagang tegi lahat. Okay? Kahit nasa singit-singit pa yan ng paa nila, talagang tegi lahat, patay talaga lahat. So yun ang maganda sa ating NexGuard. So, gusto nyo ba makita kung ano yung nasa loob nito? Sabi ko kanina, parang Nord tubes. Eh, totoo yan. So, buksan ko na kasi papainom ko na rin to sa kanila after ng video natin today. Ayan, buksan natin ah. Ito, buksan na. Mukha talagang Nord tubes to. Pero huwag nyo ihalo sa sinigang sinigang nila agad. Ayan, ayan siya. Ayan, ayan. Okay, so ganyan ang itsura ni NexGuard sa loob na container na to. Beef na beef yung, actually amoy siyang ano, beef cubes ng North. Nung nag-promote pa. So, yun, ganun ka siya ka-handy. But, before we end this video, share ko lang sa inyo, ano bang strategy pagka gusto mo magpaka-practical at marami kang aso, gusto mo magpaka-practical. Kasi medyo ano to, may presyo itong NexGuard kasi nga effective siya. So kung gusto mong magpaka-practical at marami kang aso, katulad ko, ang ginagawa ko dyan is bumibili ako ng NexGuard na pang yung ano na, yung pang mataasang kilo na. Kasi meron dyan pang 4 kilos, 10 kilos, 25 kilos to 50 kilos. Ang kinukuha ko is yung pinaka-highest na, in which that is for 25 to 50 kilos. Ito, makikita niya dito. Ito. Ay, teka, yung mag-focus. Ayan. 25 to 50 kilos. Yan ang kinukuha ko. And since maliliit lang yung aso ko, alam ko yung timbang nila, kinahati ko yan. Nahati po ito kasi nga chewable siya, so malambot. So, pwede mo siyang hatiin. Depende sa bigat ng aso mo. Again, ayan yung ginagawa ko. Ngayon, kung ayaw mo naman yan gawin, gusto mo bilhin yung exact na talaga, okay lang rin. Kaya lang, kung marami sila, yung aso mo, medyo mapipresyohan ka lang. Pero kung kaya mo naman, no problem. Pero kung gusto mo magpaka-practical, you can do what I suggest or what I'm doing to my dogs here. At so far, so good, effective. And wala naman kaso, patay pa rin naman yung mga ticks and fleas nila. So, again, welcome back to my channel. And I hope na-enjoy niyo yung video na ito at nakatulong sa inyo. And if you find it helpful sa iyo or sa mga kaibigan mo, alam mo makakatulong sa mga kaibigan mo, family members mo, or other people that you know that who is in need of this video, don't hesitate to share this video to them. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to or sa channel ko, just kindly press the subscribe button down there. Again, ring mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-share ko sa channel ko. Thank you very much sa panonood nitong video and always remember this, to God be all the glory.